walang pasok, lahat ay late matutulog. Ganun ang buhay. Same dito, Sabado, pag wala kayong pasok, walang matutulog ng maaga, puyat kung puyat. Kaya ang Kuya Raul nyo talagang sumasakit ang ulo, hindi sanay sa puyat si Kuya Raul ninyo. Kumusta na kayo? Lunch break na yung Kuya Raul. Tama si Blessed Bana. Shout out sa iyo dyan. Oh, shout out. Katatapos ko lang kumain, napura akong pagkain kasi excited na akong mag-live. Excited na akong makakwentuhan kayo. Ang tagal ng chisme. Chismis talaga, tawag na chisme. So, ano po bang ang saya ng araw na ito, pakanta-kanta ako na ang puso ko'y tumitibok. Ewan ko sa kanta na yan. Lagi kong naririnig buong ano, nakakaano. Ewan ko sa... Ayan, marami na nag-wait ngayong araw pero meron akong isplok sa inyo. Michael, ilabas mo na ang mga video. Nako, pambihira. Ayan. Regarding pala sa video natin, mga kabababayan, ang konti pa lang, alam niyo nanonood ba? 19. Konti pa lang nanonood. Antay-antay tayo. O, regarding sa video, mga kababayan ko, ay parang napaaga yata yung live ko. Eh, no? Kasi wala pang nanonood eh. 176 pa lang yung nanonood eh. Baka ayaw niyo nang manood. 176 eh. Bad trip ang vlog tungkol sa maluhong si Waka Waka. Buwisit ako nag pagmumukhang babae yun. Sabi nila, ano ba yung ano kay Waka Waka? Maluhong si Waka Waka. About pala sa video, mga kababayan. Itong si Michael kasi ay may mga videos na late niya nang na-upload. So yung video na in-upload na yan, ito i-explain ko sa inyo ha, kay chisme, sabi ganun. So yung video po na napalabas niyo, napanood niyo about po sa opinion ng mga anak ni Tia Celsa, ito po ay lumang video na. So ngayon lang na-edit ni Michael kasi sobrang hirap po kasi mag-edit kapag may set subtitle. So, ang pinaka the best na ginagawa ko ngayon ay itatranslate ko yung mga sinasabi nila. Kaya po, yan na po yung last video na kung saan ay nag-i-edit sila ng subtitle. Minsan nag-i-edit pa sila pero hindi na ganun karami. So, ganun po yung nangyari. At regarding sa tinatanong ninyo kung hindi makakasama sila Bibian at Amir, dahil sinabi ko sa interview ko, na next year pa, hindi po, kasama po sila. Oh, kumakain si Annelyn while watching, buti ka pa nakakakain while nanonood. Ako hindi pwedeng kumain kasi maraming magagalit sa akin. Gustong-gusto kong kumain ng chichiwa. Meron ako itong chichiwa, ayan po. Meron akong chichiwa, gusto kong kainin, hindi kumakain. Kasi maraming magagalit sa akin. Lumayo yung video kasi, tama si Glenn. Agendal. O, kain ka na. Ayoko, nahihiya akong kumain. So, yun po. Luma yung video na pinapanood nyo ngayon. Actually, meron pa yatang mga limang lumang video. Pagka ipinalabas ko lahat, sabay-sabay ko na palalabasin para wala na tayong extra video dito sa Equatorial Guinea. Ganun po. Na-touch daw sila sa may... ano po ba? Malinaw po ba ang... malinaw po ba ang aking video? Sabihin nyo kung malinaw po ang aking video. Gwapo po ba ako sa paningin nyo? Dali, malinaw naman daw. Piling ko habang pauwi ako ay lalo akong gumagwapo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi sa pagyayabang pero parang piling ko nagre-reflect yung aking pagka-blooming dahil masayang-masaya ako dahil isang OFW ang magpo-for good sa Pilipinas. At the age of 40 ay magre-retire na si Kuya Raul. Retire sa pagiging OFW. Pero syempre, magtatrabaho pa din. Hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo magtatrabaho. Mas excited ako sa mga bagong karakter na papasok, sabi ni Taylor. May mga bagong karakter na papasok, syempre. Simulan natin bukas yan. So, ibang-ibang aura ko para sa dating ngayon. Kasi syempre, wala na akong problema sa ano eh, sa Okumba eh. Oo, kapag ka pala meron kang 470 pa lang nanonood, ayaw nila tayong panoorin. 440 pa, 400 pa lang, o 470 na. Inagahan ko ngayon mag-live ngayon eh, inagahan ko ngayon para kasi mahaba-haba yung live natin ngayong araw. So, ngayon nararanasan ko mga amigo yung kumakanta ako pagkagising ko at kapag pasok ako sa trabaho, kumakanta-kanta ako ng ang puso mo'y tumitibok-tibok.
at para bang walang ayun, yung ganda, joke lang. Or syempre happy lang. So ayun po ang saya lang dito ngayon dahil wala na kaming problema talaga about po sa Kumba. Yun nga lang, nakakamiss lang din yung araw-araw tayo nagkakaroon ng feeding program. At syempre, paano ba ang gagawin natin? Nakakapagpakain naman si Tia Celsa sa kanilang bahay. Huwag po kayong mag-alala dahil ang yung Tia Celsa ay napakabuti ng kanyang puso. Kahapon na nagpunta ako sa kanila, tapos hindi niya alam na pupunta ako kasi ang lakas ng ulan. Nagpunta ako, alam niya natutuwa ako kahit popcorn lang, nagluto siya ng napakadaming popcorn para sa mga bata. And sign yun na hindi dahil pumupunta si Kuya Raul ay magpapakain ako, parang ganon. Kumbaga, nakuha na ni Tia Celsa ang aking nais na whether pumunta ako sa kanila o hindi, makapagpapakain pa rin kahit ano lang. Yun po. At yun po. So, Kuya Raul, shoutout naman dyan. Sa mga taga Cebu, abangan niyo po kami kapag nagpunta kami dyan. So, naway, magkita-kita tayo dyan sa Cebu kapag kami ay nagbakasyon. So, malapit na, nagka-countdown na ako kung kailan ako uuwi. So, ayan, asapan yung mga Marites, magsipasok na kayo, 628 ang nanonood ngayon, wala pang 1,000. Baka matatapos ang ating video na wala pang nanonood. So, baka busy kumakain sila, kasi 8:20 pa lang pala kasi sobrang aga pa. Ayan, uuwi din po pala si Ate Aya. Uuwi si Aya ng April 26, saktong birthday ko. Yun po, ngayon po ang uwi ni Aya. Then, sa mga susunod na buwan, linggo, ay kami naman ang uuwi. So, makikita-kita kami sa Pilipinas. Actually, yun. Napanood ko tuloy ang live. Akala ko si Alden Richard. Boys with Love, wag namang ganyanan. Kasi ako mapaniwala ako eh. mapaniwala ako sa mga nag-aano sa akin. Sa mga nagbibiro. Happy Pride Day. O yan, ayan, andi na. 690 na ang nanonood. Umpisa na yan. So, simulan natin ang ano. Chismis muna o yung type, yung ating ano. Ano unahin natin? Chismis o... chismis, balita, o topic. Chismis. Abangan niyo rin po yung 5 Pilipinos na video kasi grabe ang revelation ni Tia Celsa. Kahapon ay inano namin, ay sinot namin yun. So, sabi nga nun, la chismis daw. Sus Ginoo. Both daw parehas, chismis. Ayan, chismis na. Ayan, chismis natin. So, ayan. Nako, huwag kayo magagalit sa akin ha, about sa marami kasi nagagalit kay Juan. Kay Juan na kasi, di ba, sabi niyo, sabi, pagtatagoy ko na naman si Juan. Iyak kayo eh. nasabi, maluho daw, nagpapaganda, ganun-ganun. Ayan. Ayun, nag-message lang si ano. Siguro, dahil yun ang... yun na nakasanayan ng mga Aprikana at mga Aprikano na kapag sila ay lumalabas, pumuporma, kahit nasa bahay lang pumuporma, andiyan nag-aayos ng buhok, di ba? Siguro yun yung talagang nakasanayan nila, hindi sa pagtatanggol ko kila Juana. Siguro baka iniisip nyo dahil si Wesley ay hindi. Ayan, thank you so much, Iha. Lai, siya ay member. So mag-member na kayong lahat. 99 petot. basta ayoko na lang mag sa lahat ng mga nanonood sa atin ng mga lumang videos, maunawaan 'yon dahil ang mga Aprikano ay mapostura, kahit nakita niyo sila Imakulada, 'di ba? Sila Mami Kuana, nakapostura, naka-dress kapag ka pumapasok. So, walang pinagkaiba. Medyo tawag eh. Ano ba 'yan? Wala nang itog dito. Wala pa si Jose. Meow. Asa live ako? Kaingay mo. Ayun.
So, si Juana, di tataga sa negosyo, sabi nila. Don't worry, kung hindi masyad tumaga sa negosyo, hindi po tayo nagkulang sa kanya. So, we did our best para sa kanya. Mm-hmm. So, ano, nagtatransform ng bonggambong. Ayan, nagtatransform si Johanna ng bonggambong. So, ayun, road to 500,000 tayo. Para mag 500,000 tayo, share nyo ang ating video sa Facebook kasi doon talaga maraming na nanonood, 'di ba, pagka sa Facebook kumpara sa YT. Ganun po. Ayun, kumusta ang tindahan ni Tia Mame? So, isang chismis po dito about sa tindahan ni Tia Mame. Sa tindahan ni Tia Mame, abangan niyo po mga amigo dahil si Tia Mame ay merong desisyon na naganap at merong desisyon na about sa tindahan niya. So abangan niyo. Explore ko na agad kung ano yung desisyon na yon. So ano muna, alam niyo ba ano mangyayari sa tindahan ni Tia Celsa? So dapat bukas pala title yun eh, no? About sa tindahan ni Tia Celsa. Problema na naman ba yan? Manahimik ka, Glendal. Puro ka problema. Ang saya-saya ni Kuya Raul. Anyari po sa anong balita ngayon? About sa tindahan ni Tia Celsa, di ba sabi ko dati ay merong uupa na malya ng ibang nationality sa pauupa ni Tia Celsa. So, habang tumatagal ay napaisip siguro si Tia Celsa at lagi kong sinasabi na Tia Mame, bigyan mo ng chance ang iyong mga anak. Parang ganon. So, ang mangyayari po sa tindahan ni Tia Celsa, abangan niyo po, kung sino sa mga anak niya, whether si ILB, si Lorena, si Sandra, si Alian, si Batcha, si Jerry, si Vanessa, ang magtitinda sa negosyo niya. So, ay sa tindahan ni Tia Celsa. So, hindi na po pauupahan yun mga amigo. Antayin nyo lang kung sino ang magmamanage. Yun po ang aabangan na video. Ganun po mga kababayan. So thank you so much po sa panonood ng video na to at grabe sobrang ayan sa 1,000 na po tayo mga kababayan. KMJS niyo yan. Sino ba ang hindi gusto mapunta sa KMJS? Kahit sa Tia Celsa na lang, kahit hindi na ako. kahit na si Tia Celsa na lang po mga amigo. And then isa pang chismis. chismis uli. Chisme. Wala. Ay 1,000 na nanonood. Hulaan nyo na lang kung sino magmamanage sa tindahan ni Tia Celsa. Pero I'm so happy dahil magtitiwala siya sa isa niyang anak. Ganun po. And then, i-explain naman yun sa video yun, sa isang vlog yun. Ngunit sinabi ko na agad sa inyo. Special guest ni Kuya. Special guest po. Abangan nyo po yan. Bukas ipapalabas ko na po about po sa video na panibagong mukha ng Pinoy in Equatorial Guinea. Actually, ang magugulat talaga kayo, napakaliit ng mundo. So, salamat sa iyo, Clarice, at ikaw ay nag-member. So, mag-member na kayo. Walang pilitan, pero may pakiusapan. Ayan. Ang linaw ng kuha for today's video, naku, talagang inaanuhan ko, nililina. Gamit ko iPad, medyo malakas ang signal ngayon. Kaya ganitong oras ka na magandang mag-ano. Oo. Pasabog kay ayoko may pasabog din kay Juana. Sigurado ang 100% ng viewers ay magagalit sa akin. 100. Pero magtiwala lang kayo sa akin. Magtiwala lang po sa akin about kay Juana, pasabog kay Juana. Oo, sabi ni Christina, kapag ayan po sabi nga noon, amigo si Vanessa na lang. Actually si Vanessa hindi ko pa kasi nakikita eh. Hindi pa kami nagkakausap ni Vanessa. Pero abangan nyo, magugulat kayo kung sino ang tatao sa tindahan ni Tia Celsa. Bakit nagbago? Anong dahilan? Hindi ko tinanong ang dahilan. Siguro, magiging kapakipanginaban ng ganito. Thank you so much, Jewish Vlog. Nag-share siya ng 25 pesos. Thank you so much po, Kuyang. Kuyang, salamat. So,
may kinalaman ito for sure sa ating topic ngayon. So nagba ang sabi ko nga ay hindi, ano yun natin, banata na natin to. Nagbago ang hindi pa man nagbago na kasi yung ugali ng mga anak ni TSL sa yun po ang totoo. So from the ganun kay explain yun eh. Meron kaming ginawang video na kung saan ay tinuturuan ko ang mga bata ng proper hygiene. So naisip ko na habang ang video na yon, habang ginagawa namin, nakikita ko andun pa rin yung ano, yung kasimplihan ng kakontentuhan ng bawat isa yon. Nandun pa rin yung kakontentuhan ng bawat isa, pero nakita ko na mayroong pagbabago. So, pagbabago sa ugali nila. So, start from Bibian, Amir, and Misma, hanggang sa bata. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Teka, inom muna ako tubig. So, ang mga bata po dito, dati nang wala ako sa buhay nila, nang wala ako, walang Pilipino, walang si Kuya, wala sa si Kuya Roel sa pamilya ni Chimami, ang daming mga napansin ko na ibang-iba sa ginagawa ng mga Pilipino. Sa paliligo, sa pagto-toothbrush, sa kung paano maligo ang isang Aprikano kumpara sa isang Pilipino, Aprikano to Pilipino. So habang tumatagal, naituro ko kay TSL sa ako ano ang tama, ano ang dapat gawin. So aking naisip na baka para kay Chimami lang to yung ginagawa niya, yung alam mo yung paliligo ng maayos, para yung buhok kapag ka merong ano pinaliliguan pa din ganun. Kumbaga, naituro ko kay Tia Celsa pero sa mga bata hindi ko na ituturo ng mabuti. So habang tumatagal, kahapon na nagba-vlog kami, napansin ko na yung mga tinuro ko kay Tia Celsa ay tinuro na rin pala niya sa mga anak niya. So nagulat ako kasi ang alam ko sa mga anak ni Tia Celsa ay hindi talaga nag-ano about sa pagtutoothbrush, yung mga ganon. So kahapon nagkaroon kami ng isang content at nagulat ako na itinuturo pala ni Tia Celsa yung mga itinuturo ko sa kanya. So ibig sabihin lang noon na malaki ang impact natin mga Pilipino sa buhay ng mga Aprikano. So ang daming pagbabago, hindi man nagbago na para sa ikasasama, pero nagbago sa ikabubuti. So ayan, about sa ito na iisip ko habang kausap ko ang aking kaibigan ay kanina ay napag-uusapan namin na sabi ko, ano kaya ang pag-uwi ng Pilipinas ng mga bata, for sure maku-culture shock. So ang like sa mga bata sa Pilipinas, 'di ba? Sa mga bata sa Pilipinas makikita nila na mga bata sa Pilipinas walang halos naglalaro sa kalye. Ang mga bata sa Pilipinas, mga nakasuot ng ID, naka-uniform, ang bango-bango. Ang mga bata sa Pilipinas, nagse-cellphone at kumakain ng masasarap. Ang mga bata sa Pilipinas, makita niya at pumapasok sa mga private school, tapos may mga baon, tapos kumbaga, ibang-iba sa dito. So, maku-culture shock talaga ang mga bata. And makikita nila ang mall, na ang sarap pasyalan, makikita nila ang mga park, na ang sarap pumasyal, ang daming magagandang lugar. And for sure ay pag-uwi ng bata sa Pilipinas, pag-uwi nila ay lahat ng mga mararanasan nila o may experience nila sa Pilipinas na hindi nila na-experience dito sa Equatorial Guinea ay for sure magsisikap ang mga bata na makapag-aral. Tingin ko nga so iniisip ko kung magbabago ba ang ugali ng mga bata kapag sila ay umuwi ng Pilipinas, sila ba ay magiging pasaway, sila ba ano? Tingin ko hindi eh, kasi hindi nila bansa ang Pilipinas, and for sure, anuman yung ma-experience sila sa Pilipinas,
especially sa mga bagay na magaganda o ma-experience nila na wala dito, hindi nila gagawin na bumalik sila sa time na kung saan na-experience nila yung buhay dito na kakain lang sila ng pambota, kakain sila ng ilang klaseng pagkain, lilibot sila sa dagat, lilibot sila sa mga kapitbahay. Ang mga bata for sure ay iisipin ano ba ang mas magandang magiging buhay, yung bang nasa Pilipinas o nandito kapag ka nagpunta na sila. So iniisip ko yan na kung magbabago ba ang ugali ng mga bata, for sure magbabago ang ugali nila, pero I think for better para sa kanila. Kasi isipin nyo dito ha, ang mga bata kumakain ng umaga, kumain ng bunuelo or kumain ng tinapay. Pero pag uwi ng Pilipinas, makakakain ng mga tusino, makakakain ng hotdog, makakakain ng rice sa morning. So, kapag umuwi ng pasok, pag uwi nila dito, sila ay maglalaro, magtatakbuhan, tapos napakadumi, tapos kung saan-saan lumilibot. Pero pag nasa Pilipinas, pag uwi ng bahay, mag-aaral, and then meron silang cellphone, meron silang gadget para sa ikauunlan nila. So, for sure, hindi nila nanaisin na bumalik sa ganun na kung saan ay walang improvement sa buhay. So, yun ang aking nakikita sa mga bata. At bukas ay mauunawaan nyo po yun sa ipapalabas nating video. So, meron po tayong video na patunay na magiging maayos ang kanilang buhay sa Pilipinas, lalo't lalo na kung mag-aaral mabuti. Kasi wala silang choice, kailangan nila mag-aaral mabuti, kailangan nilang ayusin. Basta ang daming mga susunod na videos, malalaman nyo po mga amigo na lahat ng ginagawa natin ay nasa tama tayong daan. Ganun po! So ang dami kong kinuwento, hindi ako nagbasa ng message para makapokus ako sa ano, at least maunawaan nyo ang aking sinasabi. So pinagtitingnan ko lang yung, tinitingnan ko yung buhay dito, buhay sa Pilipinas, at syempre tinitingnan ko din yung mga makikita nila sa Pilipinas na wala dito, na sasabihin nila, ah, kailangan ko mag-aral lang mabuti, kailangan ko matapos ng pag-aaral kasi ayoko at ayoko na makita ko sarili ko nasa bansa na ito na walang nangyari sa aking buhay. So yun po ang aking pananaw, ito yung aking pananaw lamang, ngunit na kikita ko ang malaking pagbabago, excuse me, ang malaking pagbabago sa pamilya ni Tia Cesar. Dahil from proper hygiene, from yung ugali, kasi tayo kasi mga magulang, tayo ang magmumold sa mga bata. So ano yung ginagawa natin, ano yung nakikita sa atin, dapat i-ano natin, kung ano anong ang sasabihin natin sa mga bata, anong sasabihin natin sa mga anak natin, dapat mag-reflect sa atin, ina-apply din natin. So maging careful tayo, kahit ako, careful ako sa mga sinasabi ko, lalo-lalo sa mga anak ko. So yun po ang aking nakikita, pero positive yung aking nakikita regarding sa mga anak ni Tia Cesar. And then I'm so happy dahil na-open yung aking isipan nung meron ako na-meet na isang Guineana. And abangan nyo po bukas kung sino yung aking nakilala na Guineana na yon. At talagang masasabi nyo, sabi ni Tia Cesar, ganyan ang gusto kong para sa mga anak ko. Ganun po. So abangan nyo po yun. Ayan, kailangan mag-brani mismo. Ayan, dami na 2,700 na, pero at least naitawid ko ang ating title ngayong araw. Kasi gusto ko pong maunawaan ang bawat isa dahil ang dami po na kumukontra. At meron pang nagsabi na kababasa ko lang sa comments, sasabi niya nun, okay maniwala si Raul yan, after 1 month, babalik ng Equatorial Guinea yan. Hindi niya kaya ang buhayin ang ganyang klaseng pamilya. So, isang challenge para sa akin yan. So, walang problema kung ano man yung i-comment nyo. Meron kayong freedom para sabihin ang inyong saloobin. Ngunit, si Kuya Raul po ay nakikita yung positibong bagay na mangyayari sa kanilang future basta sila ay mag-aaral mabuti. Ganun lang. Oo. So
Oh, sinabihan ko na about sa baby bra, tapos sa deodorant, and then sa pagtutoothbrush, ilang beses maligo. Basta sinabi ko na sa kanila at itinuturo naman pala ni TSS sa'yo. Alam naman pala nila TSS yun. Pero kasi sila Sophie bata pa, hindi naman maaala naman amoy. Ngayon sila Alima, wala naman. Si Misma bata pa din. Pero right now, talagang itinuturo ko sa kanila kung paano ang tama. Sabi ko sa umaga, kailangan mag-toothbrush. After mag-toothbrush o kung gusto mo maligo ka na o pagkakain, maligo, ganun. Basta kailangan maligo sa umaga kasi yun. Yun dapat ang makasanayan nila. Si Chamame, 3 times naliligo sa Pilipinas, mga amigo. Pagkagising niya, ligo na siya agad. So, napakalinis ni Tia Celsa. Pero dati ang buhay niya hindi ganoon. So, ang laki ng impact ng mga Pilipino pagdating sa buhay ng mga Aprikano. So, ayan. Panindigan mo yan para sa mga bata. Makapanindigan eh, no? Dito sa Pilipinas, mabubuhay ka basta masipag ka lang. Tama ka, Rosie, tama ka. Be positive lang, kuya. Oh, positive lang naman ako. And then, don't worry, we will support you. Yun lang naman ang Emily. Salamat naman sa pag-support mo. Grabe, ang bilis ng oras. 25 minutes na ako nagsasalita. Gusto kong magbasa lang inyong mga comment. Basta lalayan mo lang. So, hina ng audio. Baka mahina ba audio ko? Parang okay naman ha. Lakas nga ng boses ko, sumasakit ng lalamuno. Ayan. Parang OFW si ano. Parang OFW sila kasi ganito eh. Sila ay foreigner. So, foreigner na pupunta sa bansa natin na parang tayo, pag tayo mga OFW na sa ibang bansa, napakasipag natin, ang sipag natin magtrabaho, and then pakitang gilas tayo, and then hindi tayo papayag na api-apihin, lalo-lalo na tayo ay, alam natin, Pilipino tayo, ganyan. So, ganun din po sila. Pag sila ay pumunta sa ibang bansa, matatakot sila. Hindi sila pwedeng gumawa ng kalokohan. Alam nila ang consequence dahil hindi nila alam yung bansa na yun. So, pagka napunta sila sa Pilipinas, wala silang ibang choice kung hindi mag-aral mabuti. Kasi, pag hindi sila mag-aral mabuti, ano mangyayari sa buhay nila? For sure, malalaman nila yun. So, sabi nga ni Tia Celsa, I don't care kung anong grade magsisimula ang mga bata, kung grade 1 kinder, ang mahalaga ay matuto sa Pilipinas. Yun po ang gusto ni Tia Celsa. At we will support Tia Celsa sa kanyang decision sa buhay. And then, tomorrow sa video natin, mapapatunayan ko talaga na lahat ng ating dinaraanan, ating ginagawa ay nasa tama. Ganun po mga amigo. Kuya, hindi na po baka ano? Ang dami. Magkapatid ba si Mami Chiki, Mama Nera? Hindi, si Mami Chiki, ito, sa mga bagong subscribers, si Mami Chiki po ay tiyahin ni Chamame. Si Mama Nina ay asawa ni Papa Bonggay, na tiyuhin naman ni Chamame si Papa Bonggay. Ganun po. Kasi dito po, halos lahat ng mga tao dito magkakakilala at halos lahat ay parang magkakamag-anak. Siguro baka isang lahi lang sila na sumulpot-sulpot, ganun-ganun. Nagkaanak-anak na, mga ganun. Kasi, di ba, syempre, alit ang lugar na ito. Ang lugar po na ito, kaya nyong libutin sa loob ng isang araw. Hanggang munggo mo, kaya nyong libutin yung munggo mo. Dito, bata, munggo mo, buong bata. Malilibutin talaga ng isang araw. So, ano po? Ay, hindi ko sasabihin kung anong terminal kami. Oh, thank you so much sa lahat ng magsusuporta sa atin. Yun na naman ang gusto natin eh, sumuporta. Siyempre, ang isipin nyo na lang po sa pagsuporta nyo sa video natin araw-araw ay ito po ay kailangan. Ang pagsuporta nyo sa video natin araw-araw ay for sure ay para sa kinabukasan din ng pamilya Celsa. So, don't worry. Okay, magtatrabaho din sa Pilipinas. Hindi ako aasa sa kung ano man dumating sa akin. Kailangan kong magbanat pa rin ng buto. So, yun nga lang. Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Kaya, panibagong chapter ng aking buhay. Panibagong pakikipagsapalaran. But, siyempre, hindi lang isang pamilya ang aking responsibilidad. Kundi, dalawang pamilya nga. Sabi nga nila, Chamame, pag umikin ng Pilipinas, starting dito pa lang sinaano pinapractice nila starting pag-uwi na ng Pilipinas, ituring niyo na si Kuya Raul niyo na
tatay, sabi nga no, na nitiyasiyasa sa kanyang mga anak. And then, natutuwa naman ako dahil meron silang takot sa akin kasi sinusundin nila ko ano ang aking sinasabi. So, yun lang, kailang balansin ko lang din ang mga pangyayari sa ating buhay. So, ano ba sabi? Kawawa naman, ayun ako ito sabi, kawawa po ang maiiwan nyo dyan. Hindi naman kawawa kasi syempre na dumating naman ako sa buhay ng mga Aprikano, nakakaraos naman sila araw-araw nang wala ako. So, for sure, okay pa rin naman sila. So, yun nga lang, pinalad lang ang pamilya ng TSS na magkakaroon ng maayos sa buhay dahil si Tia Cesa ang nakita ko na mayroong mabuting puso na kailanman ay never nag take advantage sa akin sa ating mga Pilipino. Kung ano ang pinakita niya sa video, hindi perfectong pamilya, maraming problema sa pamilya ni Tia Cesa, may problema kay Sandra, kay Apoyo, kay Elvis, kay Batcha, sa lahat ng mga anak niya, may mga kung ano-ano, dahil nga wala namang perfectong tao. Pero ang kagandahan po ay pinakita ni Tia Cesa na ito ang pamilya ko, whether i-accept nyo or hindi, ipapakita ko sa buong mundo, buong Pilipinas, na ito ang buhay na meron kami. Ganun po yan, mga amigo. So, ano ba ang balita sa kay Chamami? Ano balita sa Mami? Umuwi na ba? At ito pa ako, paano mauwi si Chamami? Saan ba si Vanessa? Si Vanessa po ay nasa Malabo City. Yun po. Balita kay Mami Cookie. Si Mami Cookie nag-message, di ba, noong isang araw. Sabi lang sa akin ay, Kuya Raul, Raul, por favor, pagka merong room si Tiasis, Chamame, ako din merong room. Sabi niya. Oh, ganun. Sabi ko, don't worry, meron ka. Sabi ko, anytime na pumunta ng Pilipinas, welcome ka sa mga Pilipino. And wala siyang kaalam-alam na isusurpresa natin siya sa airport. So, sa lahat ng gustong sumama sa airport, kayong lahat, sa gustong sumama sa airport, June 16 po tayo magkita-kita sa airport. No, June 16 po yan. Nandun po si Mami Cookie. And sa lahat ng gustong mag-share na ibigay kay Mami Cookie, whether isang bulaklak o whether ano pa man yan, tatanggapin ni Mami Cookie yan. Kung wala man, isang hug lang para kay Mami Cookie para sa mga Pilipino ay ayos na. Ganun po. What time, hindi ko pa, alam ko na pero hindi ko pa sasabihin. Oo, basta, sama-sama po tayong salbungin si Mami Cookie. Gusto kong na mapil niya na ganito tayo mga Pilipino. So, excited ako. Pero hindi ko alam kung sasama ko si Chamami ha. Baka sa pagkaguluhan ni Chamami eh. Baka for sure ako lang pumunta doon. And then, siguro, magsama ako si Bebe tsaka si Jose. Pero si Chamami iwanan ko muna sa may titira namin bahay sa Metro Manila for the meantime. So, ako ang makikita nyo si Bebe tsaka si Jose. So, sabay-sabay nating salbong si Mami Cookie. Maliwanag po ba? Maliwanag na ang lahat. Update kay Celsia, hindi pa nanganganap. At ngayon nga, baka manganak siya sa April 26 sa birthday ko. Thank you so much po. So, 32 minutes at haba na paalaman na ba tayo o sige pa? Magsabi lang kayo kasi okay pa sa akin. Maaga pa sa akin dito. 1:47 pa. Sige, hanggang alas 2 po. Hanggang alas 2 tayo ay mag-live. So, pahinga muna saglit ha. Ayan. Sige, isa pa. Tayo natin hanggang alas 2. Maaga pa naman na. 1:48 pa lang naman. 12 minutes pa. Ang dami kasing nanonood eh, di ba? Ayan. May tatanong pa ba kayo sa akin? Kaya sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa inyo, manood kayo lagi ng live kasi updated yung mga chismis natin. mga chika minute natin dito sa Equatorial Guinea. Ano ang ginagawa ni Juana? Nagbebenta. Kung may benta si Juana, ano bang ginagawa? So, abangan nyo ang mga videos about kay Juana. Sa ang terminal, saan bang terminal? Hindi ko check yung ano eh, yung... basta, isasabihin ko naman sa inyo eh. Hindi ko masyadong inintindi. Basta sabi niya, June 16 nasa Pilipinas siya. So, ano pa? Ang dami na nalang ano? 1.9, wala na. Nagpaalam na yata kasi ko. So, ano, shoutout na lang sa iyo, Kanchi, Don, Dingayan, Regine, at sa mga charity work sa Pinoy Equatorial Guinea, shoutout sa iyo, kila Ate Miles, Kuya Migs,
si Kuya Ping, si Kuya ano pa ba? Si Kuya Arman, and then sila Gemini, sila ay nakalimutan ko na, sa dami. Dami sa lahat ng and then sa lahat ng ano, kasi sila yung talagang tumutulong sa atin din sa Pilipinas. Shoutout. Naalala ko si Doc Teen. Shoutout sa iyo, Doc Teen. Yan, ang maganda nating doktora na kung saan ay nagkakamisis kami minsan-minsan. So, ayan, shoutout sa iyo. And then, shoutout sa iyo, Ate Karim. Shoutout sa iyo na... shoutout sa iyo, Shin Adam. I hope na, I pray na mag-okay ka na. So, hindi kami nakaka-chat, pero sana okay na siya. Shoutout sa iyo, Ate Lulu, Meang, yan. Sila Sweepy, sino pa ba? Yung mga nakakausap natin madalas. And then, shoutout sa iyo, sino pa ba yung mga... Jim Roland, si Ate, ano, Jim Roland. Ang dami-dami na akong nag-ano. Ang dami natin nakakausap, naging kaibigan talaga sa social media. So, alam na ng mga bata, asan si Rico at Rica? Ay, naku po. Ba't hanggang ngayon, tinatanong niyo pa yan? Tagal na po. Ngayon na po ba kayo nanood ng live? So, random po sa kanyang nanay. Wala na po kaming bali. Wala na po akong contact sa kanila. So, alam niyo po sa mga videos kung ano po ang nangyari sa kanila. Kuya Raul, pag may extra budget ka, ano yun? Ano na ako? Nawala. Nawala. Kapag may extra budget ka, bilis eh. Nawala na, hindi ko na nakita. Ganyan, alam nyo, pagka nagla-live ako, ganun siya ng ganun. Kaya binibilisan ko yung mata ko. Ayan. Magkano ang inabot ng ticket nyo? Naku po, actually, ang ticket ay yung pera ay nakaayos, nakaano pa lang, hindi pa ako nagbubuk ng ticket. Malalaman nyo yun kung magkano. Pero, more or less siguro, nasa... ganun siya. Nasa halos 1M. Ganun po ang ticket ng pamilya ni Chiselsa. Ganun. So, kaya nga, sabi ko nga, sabi ni Chiamame, nagkakandaiyak si Chiamame. Sabi niya mga anak niya, ina-explain Chiamame, hindi biro ang gagastusin sa ticket balikan from Philippines. Kasi kailangan taga ng return ticket. So, ganun. So, paano si Wesley? Si Wesley ay abangan niyo po about doon sa kanya. Kung ano po ang mangyari. Oo, hindi po biro ang pumunta sa Africa. Ang layo eh, dulot-dulo. So, ganun po kamahal. And then, syempre, iba po kasi ang pagka nagbuka dito, ibang booking sa may, ito makinig kayo. Pagka nagbuka kayo ng ticket online, iba. Pero pagka nagbuka ng ticket sa mga travel agency dito, ay iba, syempre, mas malaki ang tatong. So, ganun po mga amigo. Kuya, kamusta sila Ate Rosa? Si Ate Rosa, nalipat siya ng ano, ng lugar kung saan siya nagtatrabaho. Doon, yun po. Sana, dami nanonood, no? Ano ang handa sa birthday niyo na Kuya Roel? Siguro kasi meron kasi kami dito yung mga Pilipino. Once, kapag nagbe-birthday, nagpapakain sa labas or magluluto or ganun. So siguro magkakain lang kami sa labas, pero meron akong pinaplano about sa 40th birthday ko. So hindi pa sigurado, pero gusto ko kasi celebrate yung birthday ko na may katuturan, ganun. Pero wala pa kasi iniisip ko pa lang paano gagawin. May pinaplano ako pero hindi ko alam kung magagawa. Antay po tayo kasi sa nangyari diba sa pamilya ni Chiamami. So, Kuya Raul, pa-shoutout na. Shoni, Jeanette Riccio, Geraldine, and then Emily Plemones, Jeanette Riccio, dami. Ayan pa. Shoutout sa iyo, Emily, sino sila lang ulit, Taylor Swift, Merkin, Hunter, Jenilyn Gutierrez, yan, sa lahat na nagpapashout at sa hindi ko mapagbigyan ay hindi ko kasi nababasa at minsan napakabilis po ng pag-ikot po ng ano. So, basta abangan nyo po mga kababayan ang ating abangan nyo po ang ating pag-uwi sa Pilipinas and then
tayong lahat ay magkakaroon ng meet and greet. Wala pang date, pero sure na meron po. Baka after 1 month, o ganun, o 2 months, basta meron, mangyayari at mangyayari po yun. So, salamat po sa lahat ng nanonood ngayong araw. Thank you, at ingat po lahat. So, ayun, Mamod, yes ta? Ingat po mga amigo at God bless. Ako magpapaalam na po, 40 minutes na po tayong nag-uusap-usap at bukas ay baka wala na akong maikwento sa inyo. Kepasa? Salamat. Ayan. Ah, actually itong si Mamod. Actually, ayan, may kwento pa ako. Sige, kwento ako. May kwento ako. Nagpaalam na ako sa kanya. Si Mamod, siya yung kauna-una ang siya yung pangalawa sa naging tauhan ko dito na kung saan ay for almost 8 years ay napakabait, masipag, masipag pero minsan may pagkatamad dahil siguro ay nasasawa na sa trabaho. Si Mamod, kung kilala niyo yan, si Mamod po ay, yan, sabi ko sa kanya, Mamod, aalis na ako dito sa Equatorial Guinea, sabi ko sa kanya ganun. And then, pag-isipan mo mabuti, pagkailangan mo ko ng tulong regarding sa pag-aaral, i-message mo lang ako, sabi kong ganun. If ever na, kasi marunong siya mag-French. So, sabi ko sa kanya, ang ganda ng opportunity kapag nakapag-aaral sa ibang bansa. So, kapag gusto mong bumalik sa pag-aaral, sabi ko sa kanya, ay sabihin mo lang sa akin. Pero ang sagot niya ay may asawa na raw siya at gusto na lang doon yung magtrabaho. So, ino-open ko yung kanyang mind na mas okay magtrabaho, mag-aral siya. Kasi sayang. Sayang yung pagkakataon na makapag-aaral siya. Ganun po. Sabi ko pa nga, Bea, niloloko ko eh. Alam mo, sa Pilipinas, kapag nag-aaral ka, marunong ka mag-French, marunong ka mag-English. For sure lang, pwede ka sa mga, ano, sa mga call center, sabi ko sa kanya ganun. So, ayaw niya. Gusto niya na bumalik sa ano sa bansa nila, ganun daw. So, ayun, ayaw rin niya. So, ayun, salamat po mga amigo at God bless po. Kita-kita ulit tayo bukas. At for sure, ay meron naman bagong balita si Kuya Raul. At mamaya pupunta ko sa TSS. Abangan niyo po. Oo nga. Salamat at God bless. Ingat po ang lahat. Matulog, magpuyat kayo. Walang pasok bukas.